Taong 2017, isang dapat ay ordinaryong araw lamang para sa pamilya Carlos sa San Jose del Monte, Bulacan ay naging malagim na realidad para sa haligi ng tahanan na si Dexter. Nang abutan niya ang kanilang dating masaya at maingay na tahanan na punong-puno ng tawanan ng kanyang mga anak na ngayon ay wala ng buhay at naliligo sa sarili nilang mga dugo. Ika-27 ng Hunyo 2017, umuwi galing sa kanyang night duty sa Makati City bilang isang security guard si Dexter Carlos Sr. sa kanilang bahay sa North Ridge Royal Subdivision sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. 8:45 AM na nang makarating si Dexter sa kanilang tahanan. Tumatawag siya sa labas ng kanilang gate para siya ay pagbuksan. Ngunit walang lumabas para salubungin siya. Makalipas ang isang oras ay nainip na si Dexter, kaya inakit niya ang kanilang gate. Pagsilip niya sa bintana ay laking gulat niya nang makitang nakahandusay sa sahig ang kanyang mother-in-law na si Lola Aurin. Kinabahan si Dexter at nagamba kung ano na kaya ang nangyari sa asawa at mga anak niya. Tumawag siya sa pulis at pagkatapos ay agad niyang tinungo ang likuran ng kanilang bahay kung saan tumambad naman sa kanya ang kanyang asawa na si Estrella. Duguan, mula ng buhay at walang saplot. Agad na hinanap ni Dexter ang mga anak nila sa kwarto sa itaas. Nakalak ito kaya't pilit pa niyang binuksan ang pinto gamit ang martilyo, ngunit sina Donnie, 11, Ella, 7, at baby Dexter, 1 taong gulang, ay wala na ding buhay nang abutan niya. Imbestigasyon. Agad naman tinugunan ng mga otoridad ang panawagan ni Dexter ng tulong. Nangalap ng ebidensya at ipinautopsy ang mga bangkay na narecover. Inalam din ng mga forensic investigators kung ano ang ginamit na sandata sa mga biktima. Sinimulan din nilang interviewin ang mga kapitbahay, particular na sa mga madalas pumunta sa kanilang bahay para makiigib ng tubig. Si Estrella ay nag-ooperate ng isang maliit na business ng igiban ng tubig. Dahil sa umaga lamang nagkakatubig sa kanilang lugar, ay nagbebenta siya nito ng 3 piso kada balde. Dahil katapat lamang ng bahay ng mga Carlos ang paradahan ng tricycle, ay umasa ang mga investigador na mayroong posibleng naging witness sa pangyayari. Sa autopsy at forensic investigation lumabas na naganap ang krimen ng bandang alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang mga biktima naman na si Lola Aurin, 55 taong gulang, na bumibisita lamang galing pang Davao, ay nagtamo ng 32 saksak. Ang asawa niyang si Estrella, 35, ay nagtamo ng 45 saksak. Ang panganay na si Donnie ay nagtamo ng 15 saksak. Ang pangalawa naman na si Ella ay nagtamo ng 19 na saksak at si Baby Dexter Jr. ay nagtamo ng 5 saksak. Kinabukasan ay nag-alok ng pabuyang 100,000 piso si San Jose del Monte Mayor Arthur Robles para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na hahantong sa pagkakaaresto sa mga pumatay sa 5 kaanak ni Dexter Carlos na naniniwalang posibleng may alam ang ilang nakikiigib ng tubig sa kanila. Isang witness naman ang lumapit sa mga otoridad at sinabing noong araw ng krimen ay pauwi na siya at nakasulubong niya si Carmelino Navarro Ibanez o mas kilala sa kanila bilang si Miling, na paalis ng bahay ng mga Carlos at duguan ang damit at may dalang kutsilyo na dilaw ang hawakan. Si Carmelino Ibanez ay 26 na taong gulang na construction worker, Tubong Negros Occidental. Residente din siya ng North Ridge Royal Subdivision. 2 bahay lamang ang layo ng bahay ni Miling sa bahay ng mga biktima. Dati na umunong pinaalalahanan ni Dexter ang kanyang misis na mag-ingat sa mga lalaking nakikiigib sa kanilang bahay, lalo na't wala itong mga pangitaas at ayon sa kanya ay tila iba ang tingin ng ilan dito sa kanyang misis, anya. Yung mga lalaki na iyon, nakikita minsan iba na tingin sa misis ko eh, parang may pagnanasa sila. Isa sa mga lalaking ito ay si Miling. Matapos ang 33 oras ay nahuli si Miling sa kanilang bahay bandang alas 6 ng gabi. Nauna na itong umamin sa kanyang ina at kapatid na babae na siya namang sinabihang ito na magsabi ng totoo. Sa interogasyon sa suspect ay inamin ito ang ginawa niyang partisipasyon sa krimen. Sinabi niyang 2 ang kanyang napatay, ang mag-inang sina Estrella at Aurin. Nang tanungin naman ng reporter kung ano ang naging motibo niya, ay ito lamang ang kanyang isinagot. Wala lang po, parang trip-trip lang. Naisipan lang pasukin, ganun. Hindi naman po sinasadya namin talagang kusa lang po pinasok. Hindi naman po namin alam na may bata po dun. Ano na po kami sa... yung mga bata, nakakamit ko rin po yun. Minsan po kasi nanonood yun sa kabila, sa ano ng ate ko, bahay. Dito na rin itinuro
ang dalawa pa niyang kasama na si alias Tony at alias Ingo. Sa hiwalay na interview, sinabi niyang, "Ako po ang pumatay sa kanilang lahat. Nagsisisi po ako sa ginawa ko po. Sana po ay mapatawad po ako kasi po lulong po ako sa saka po sa alak po. Pasensya na po." Sa isang article ng The Manila Times noong 29 ng Hunyo 2017, nakasaad dito na sinabi ni Miling na nakikipag-inuman siya kasama ang mga kaibigan. Dalawang bahay ang layo mula sa tahanan ng mga Carlos. Maya-maya pa ay nagdala ng 150 pesos na halaga ng bisyo ang kanyang kaibigan na kanilang pinagsaluhan. Nang pauwi na siya ay nagkaroon siya ng udyok na tumigil sa bahay ng mga Carlos dahil may narinig siyang boses. Pumunta agad si Miling sa likod na pintuan at natagpuan itong hindi nakalak. Kaya pumasok siya at nang makita niya si Lola Auring ay agad na kumuha ng kutsilyo sa kusina at sinaksak ang matanda. Naalimpungatan naman si Estrella na bumaba nang marinig ang kumosyon. Nakita nitong dinudungisan ni Miling ang namayapa niyang ina ngunit nakita din siya ni Miling na agad siyang inatake at dinungisan. Pagkatapos ay umakyat siya sa kwarto ng mga bata at pinagsasasaksak din ng mga ito. At pagkatapos ay umalis siya ng bahay ng mga Carlos na duguan ang damit na siyang nakita ng isang witness. Ayon kay Dexter, hindi siya naniniwalang mag-isa lamang si Miling at naniniwala siyang pinoprotektahan lamang nito ang mga kasamahan. Sa hiwalay na interview naman ng Soko, noong 9 ng Hulyo 2017 ay ikinuwento ni Miling ang pangyayari. Magkakasama daw silang nagiinuman ni na Tony at Ingo bandang alas 2 ng madaling araw. Nalasing umano sila at gumamit pa ng bisyo. Matapos ang inuman at ay nagdesisyon umano ang kanilang grupo na pumunta sa bahay ng mga Carlos. Umakyat sila sa gate. Sinubukan nilang buksan ang pinto sa harapan ngunit nakalak ito. Kaya umikot sila sa likuran kung saan ang pinto sa kusina. Itinulak umano nila ang pinto na anya ay isang nakakalang lamang na kahoy ang nagsisilbing lock nito. Kaliwa sa pahayag ni Dexter Carlos sa isang interview na sinira umano ng mga suspect ang padlock ng pintuan nila sa likuran. Nang mabuksan na ng grupo ang lock ay pinasok na ng mga ito ang bahay. Ayon pa kay Miling ay mayroong mga dalang kutsilyo ang mga kasamahan niya habang siya ay nakakuha lamang sa loob na ng bahay hanggang nakita niya si Lola Auring na nakahiga sa kama. May mga kutsilyo din po kasi silang dala rin eh. Tapos may nakapa rin po akong kutsilyo dun po sa kanila. Yung nakita ko lang po dun yung babae. Nandun sa kama. Yun lang nakita ko. Tapos may nasaksak ako nung oras na yun. Di ko na maano po sa sarili ko eh kasi lasing din po. Tapos naka siya pa. Nang tanungin kung wala ba siyang narinig na sigaw ay sinabi niyang wala po, tahimik pong silang lahat eh, kaya wala pong sigaw eh. Nang tanungin naman kung nakita niya ang ina at mga bata ay sinabi niyang wala po, hindi ko po nakita yung bata po dun. Parang may nasaksak ako o mga kasama ko rin yung nagsaksak kasi tatlo po kami yung pumasok po noong oras na yon. Pero hindi daw niya alam kung bakit walang damit si Lola Auring at nawala ng saplot si Estrella, Anya. Hindi ko rin alam paano nahuburan po yun eh. Pabago-bago ang mga statement ni Miling hanggang sa tuluyan nangang nagbago at sinabi niyang napilitan lamang umano siyang aminin ang kasalanan. Pagbawi ng salaysay, 30 ng Hunyo 2017. Habang nagbibigay ng kanyang extrajudicial confession, si Miling sa harap ng tumatayong abogado niya na si Attorney Jose Cruz at sinabi niyang wala siyang dinungisan sa dalawang babae na kanyang napatay. 6 ng Hulyo 2017, tuluyan ang binago ni Miling ang kanyang statement at sinabing pinahirapan at tinakot siya ng mga pulis para aminin ang krimen. Anya, nabilitan lang po ako sabihin kasi po natatakot ako sa mga pulis eh. Sinabi niya sa harap ng media, natatakot lang po ako kasi nung una po, kinunan po kami ng statement ng polis. Sabi sa akin, huwag kang umuwi doon, baka ikaw ang anuhin ng mga tao doon. Sa sobrang takot ko po, parang hindi ko na po nag-iisip. Wala po talaga akong alam doon, ma'am. Bukod pa dito, ipinakita pa niya ang kanyang dibdib at sikmura na di umano ay sinuntok at ang kanyang daliri na di umano ay pinalo ng martilyo ngunit parehong malinis sa pasa. Ang tanungin naman kung ano ang masasabi niya kay Colonel at sa mga pulis sa San Jose ay sinabi niyang ano po, maraming salamat po sa kanila dahil binabantayan po nila ako dito sa presinto. Bakit ka nagpapasalamat? Sinasaktan ka nila, diba? Tanong ng isang media personnel. Kasi pag sa labas daw po ako, baka sigurado po patay na din ako. Sagot naman ni Miling. Ayon sa mga pulis ay hindi nakakagulat ang ginawang pagbawi ni Miling ng kanyang testimonya pero itinanggi nilang ito ay pinahirapan nila.
Ayon kay Superintendent Fitz Macariola, Chief of Police ng San Jose del Monte, Bulacan, "It is so absurd. Hindi po namin gagawin yun. I am the one taking care of him. It's impossible na siya po ay nagawa ng ganun. We are expecting na siya ay magpapabago-bago ng kanyang pahayag at hindi naman kami nakasalalay lang sa kanyang pahayag. Sa kanyang confession, we are doing our job. We are doing our part. We have evidence. Persons of interest." Mayroon ding mangilan-ngilan na persons of interest o POI ang tinitingnan ng mga pulis at ito ay sina. Ika-30 ng Hulyo 2017 nang dukutin si Alvin Mabesa na isa sa mga POI at naimbitahan ng mga pulis sa presinto. Hanggang ngayon ay hinahanap pa rin si Mabesa ng kanyang pamilya. Ika-4 ng Hulyo 2017, 6:30 ng umaga ay nakita ang bangkay ni Rolando Pasinos alias Ingo na wala pang itaas. Nakatakip ang kanyang bangkay na isang karatula na nagsasabi na maang-anghang na babalang huwag tularan. Mayroon din 5 krus na nakasulat sa karatula. Mayroon din itong 5 saksak at indikasyon ng pagpapahirap. Nawawala din ang 4 na daliri nito. Bandang hapon ay personal namang nakira si Pangulong Rodrigo Duterte at PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa pamilya ng mga biktima. Sinabi ni Pangulong Duterte sa media, "There will be justice. Paano? I don't know how. Basta sabi nila, patay na yung isa. Pagka ganoon, there will be many more to come." Sa kabilang banda, isang news team naman ang nakapanayam ng isang POI na si Roosevelt Sorima alias Ponga. Itinanggi niya na may kinalaman siya sa krimen at sinabing, "Gusto ko lang po sabihin na pati pangalan ko idinadamay nila. Wala akong kinalaman doon." Natutulog umano siya kasama ang kanyang pamilya nang maganap ang krimen. Ika-5 ng Hulyo, 2 lalaking nakatakip ang mukha ang pumasok sa bahay nila, Sorima, at pinagbabaril ito. Kuwento ng ina ni Sorima na si Aling Rosario, nagluluto siya ng tanghalian nang biglang pumasok ang 2 kalalakihan sa kanilang bahay at nagpaputok. Iniit niyang walang kinalaman ang anak niya at lagi itong sumasama kada ipapatawag ng mga pulis. Habang si alias Tony na nauna ng questioning ng mga pulis ay nawawala at hindi mahagilap. Ayon kay Chief Superintendent Aaron Aquino, maaaring mga vigilante groups o may mga taong galit o kaya naman ay sila-sila din ang gumawa nito sa isa't isa. Sinabi niya, "Any individual or group can do this. It can be vigilantes na galit sa kanila or sila-sila po. Nagkakaparaningan na po sila. Sila-sila nagpapatayan na kasi natatakot sila na baka mamaya ma-invite yung isa sa kanila na magsalita na rin kung ano ang role ng bawat isa." Ika-8 ng Hulyo, natagpo ang patay si Anthony Garcia alias Tony sa may San Miguel, Bulacan. Nakagapos, tagtad ng bala at balot ng tape. May nakalagay ding karatula na nakasulat na maanghang na salita kapareha ng kay alias Ingo. Ebidensya. Ayon sa ebidensya ay pinaniniwalaan nilang ang pandudungis ang motibo ng krimen. Nagnegatibo naman ang urine test ni Miling, ngunit malakas na ebidensya pa rin umano ang pag-amin nito na siya ay gumagamit ng bisyo. Ito ay dahil mahigit 48 hours na bago pa siya nakuhaan ng urine sample. Ang ginamit na kutsilyo naman na natagpuan ng mga pulis sa bahay ng mga biktima ay positibo na ginamit sa 4 na biktima, ngunit hindi nagmatch kay Donnie. Hinahanap pa nila ang 2 armas na ginamit. Indikasyon din ito na hindi mag-isa si Miling nang isagawa ang krimen. Natagpuan din ang 1 dugang damit at shorts sa bahay ni Miling nang ito ay arestuhin, ngunit nagnegatibo ito sa test. Ayon sa pulisya ay posibleng nasabuna ang mga ito at nakorap ang ebidensya. Nagsagawa din ng DNA testing ang mga pulis at lumalabas na ang DNA na galing sa ibaba ni Estrella ay positibong nagmatch sa DNA ni Miling. Ngunit hindi ito nagpositibo sa ina ni Estrella na si Alola Auring. Habang ang mga test naman sa 4 na POI na si Rolando Pasinos alias Ingo, Anthony Rose alias Tony, Roosevelt Sorima alias Ponga at Alvin Mabesa ay nagnegatibo. Paglilitis, kinasuhan si Miling ng 5 bilang ng pagpatay at 2 bilang ng pandurungi. Ang huling balita kay Miling ay nakadetain siya sa Bulacan Provincial Jail. Agosto 2018, isang marathon hearing ang isinagawa sa pagdinig ng kaso ni Miling. Ayon sa abogado ni Dexter Carlos na si Attorney Pete S. Principe, General Counsel ng Volunteers Against Crime and Corruptions, Linggo-linggong isasagawa ang pagdinig sa kaso ni Miling na not guilty ang plea matapos itong basahan ng sakdal. Tinangka ng abogado ni Miling na i-delay ang pagbasa ng sakdal at sa halip ay nais nila itong ipakulong sa psychiatric ward ng National Center for Mental Health. Pinaniniwalaan nilang may problema si Miling sa pag-iisip
Base sa mga kilos at pananalita nito, hindi ito inaprubahan at agad ibinasura ng korte. Gayunpaman ay pumayag ang hukuman na sumailalim sa psychiatric evaluation si Miling na inaasahang maisusumite ang resulta bago ang susunod na pagdinig ng kaso sa 11 ng Agosto 2018. Sa ngayon ay wala pang update sa kanyang kaso. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Carmelino Navarro Ibanez? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.